Pangit ka. Wala kang kwenta. Maitim ka, maliit ka. Wala kang mararating sa buhay. Maybe some of us narinig na natin yung mga ganitong salita. And sadly, minsan yung mga ganitong salita nang gagaling sa mga family members natin o mga close sa atin. Paano ba natin dapat i-deal itong mga ganitong klaseng sitwasyon? Importante ba ang self-talk? Magandang gabi mga kahugot, it's your resident hugotero here, JM, and you're watching The Real Life Hacks. So itong episode na to, hindi siya live kasi meron akong online class na inatinan, pero next week we're going to go back live. So for this special episode, instead of taking insights from films, makakarinig naman tayo ngayon ng mga insights from real people na nagtatrabaho sa mga pelikula. She is an actress. Maybe yung iba sa inyo kilala na siya, pero to give you some background, she has earned accolades for the film Melancholia, Kaoryang, Buaya, and Iisa. And she walked the red carpet for the 66th Cannes Film Festival for Love Diaz Norte, Hangganan ng Kasaysayan, kung saan nanalo naman siya ng Gawad Orian Best Actress. Pero bigatin yung mga nakalaban niya nung time na yun. So, i-google nyo na lang kung sino sila. And marami pa siyang mga Best Actress awards na natanggap sa film na Bagahe at iba pa. She is coined as a darling of dramatic arts. Well, the list goes on, ang haba pa ng mga credentials niya. Pero allow me to speak from the heart. Kasi itong taong ito, sobrang ina-admire ko siya kasi pag nagturo siya, punong-puno talaga ng puso at saka ng soul. At itong taong ito, despite of her status, ipinakita niya sa akin that nobody is really a nobody. So maybe yung ibang mga tinuro niya is makakalimutan ko, but I will never forget the way she made me feel. She is a living proof that treasures are not made to be hidden, but they are made to be displayed for all the world to see. Kaya yung mga tanong natin kanina, importante ba ang self-talk? Paano ba natin i-deal yung mga masasakit na salita na maybe narinig natin noon pa? Pangit ka, wala kang mararating sa buhay, and so on and so forth. So hindi ko na ito patatagalin pa. Ipapakita ko sa inyo yung interview namin ni Direk Carlo Obispo with the national treasure herself, Miss Anjelie Bayani. So please watch this. Sabi nga natin, you are a national treasure. Pero syempre, you did not start us like that. Pero before becoming a treasure, can you tell us po ba, paano ba nagsimula yung dream nyo? Hindi ko siya pangarap kasi sabi ko nga sa'yo, di ba? Ano, yung, ay sabi ko nga kanina sa class, di ba? Parang yun yung tingin sa akin eh, ng family ko na buti na lang matalino ka, iha. Tsaka may talent kasi hindi ka kagandahan eh. Tapos hindi ka matangkad, mga ganyan. Lahat na wala sa akin, kumbaga. Lahat ng gusto nila na wala eh. Sorry, yung gano'n. Tapos, syempre, lumaki ako naniniwala talaga doon. Anong ginawa niyo, Miss A? Hindi, kasi alam mo, kunyari ako, no, nung dati kasi nagvo-vlog ako, meron lang sa akin nagsabi na ang sagwa mong tingnan sa camera. Hindi ako nag-vlog ng mga 2 months. Pero how come kayo? How? Paano? Medyo ironic, no? Kasi, I mean, kung titingnan mo, diba, yung, hindi ko, yung, if the 6-year-old me knew na magiging artista ako or actress in the future, I would never have believed it. Kasi nga, ang tingin ko sa sarili ko, eh, ganun, diba? That's what I grew up seeing myself as. So, lumalaki ka na yun yung iniisip mo, diba? Simply because it was what you were told by grown-ups and you believed it. Kasi conditioning nga siya. Tulad nga ng binanggit ko kanina, JM, naka-theta state ang bata mula 0 to 7 years old. At some point in your life lang, when you grow up, you make a decision, di ba, to look at yourself in the mirror and love what you see. Right? Pero it did not come easily to me. Yun na lang masasabi ko, Father. It did not come easily to me. Kasi, una sa lahat, yung family ko, eh, mga mapuputing tao talaga. Alam mo yun, nagkataong ako yung maitim, naunang maitim na apo, ganyan. So it was kind of hard for them to accept na, ay, ang itim ng apo namin, ganyan. Alam mo yun? So ako din, di ba? Siyempre, magkatabi kami kumain sa hapagkainan. Ay, yun din yung nakikita ko, di ba? Alam mo yun, yung, it's very, it, ano to? Yung, na-insecure ka because you're different and nobody is telling you it's okay. Diba? Eh, yun yung environment mo eh. Yun yung immediate environment mo. And nobody is also telling you na you're great just the way you are. No one.
di ba? Grabe. So again, at some point, mabuti na lang actually, sinabi sa akin ng mga grown-ups around me na mabuti na lang matalino ka. Grabe. Pak, di ba? Dahil kumapit ako doon. Di ba? Yun ang pinapitan ko ng wagas. So, ang galing, eh. That's what I worked on. My acads, my brain, ganyan. I wanted to be both smart and intelligent. Alam mo yun? And na-realize ko eventually habang lumalaki ako na smarts and intelligence are also beautiful. Ganyan. Wow. Pero syempre, at the back of my mind, nandun pa rin yung buti na lang matalino ka. Ang tagal. Binigpit niya po talaga siya. No? Oo, matagal. Mm-hmm. Lalo na kapag ano, nasa teatro ka, tapos pipila ka sa audition kasi ang gaganda ng mga kasama mo. Ang hirap. Mahirap talaga siya. Tapos, thanks, Justin. At some point, tulad nga nang sabi ko, you discover things about yourself tulad na, yun na nga, buti na lang matalino ako. One, ay, marunong akong kumanta. Two, ay, marunong akong umarte. OMG. Wow. OMG, magaling pala ako. Alam mo yun, yung thank you God. Yung ganun talaga, thank you God, binigyan mo ako ng so much. Ito pa, sorry, sisingit ko lang. One time, matagal ko mag-makeup. Tapos may nag-comment, Ancho, ba't ang tagal mo mag-makeup? May ibang sumagot. Sabi niya, kapag ano, may... matagal talagang takpan yung pangit. Ganun. Grabe. Oh my. Tapos alam mo yung ang but, pero ito yung napansin ko, hindi ako na-offend. Sabi ko lang wala ako sa buhay mo, napaganan na ako. Pero again, narinig ko na naman siya after so many years na hindi ko siya narinig. Alam mo yun? Wow. Tapos ito yung this is weird. This might sound weird. Pero dahil ikaw yung nag-makeup sa sarili mo, inaaral mo ngayon yung mukha mo. It became easier for me to look at myself in the mirror kasi nung una it was like, ba't ang pangit ko? Ganun. Pero, alam mo yun, bakit hindi ko mukha yung tita ko? Yung ganun. Pero ngayon, it's what can I do with this? So again, you start with what you have. Diba? Hindi ko kamukha yung tita ko and that's okay. And I just chose. These are things you do . You make decisions. I chose to see past myself. Alam mo yun, I chose to see past the bad skin, the height, the whatever, laki ng ilong ko, ganyan, may eye bags ako, etc. Mamaguhit ko. Alam mo yun, yun yung sinasabi ko na kanina sa class na acknowledge them. They're there. Don't ignore them because you can't use them. You know, if mukha ko yan, umaarte ako, kailangan ko siya. So, kailangan ko siyang i-embrace, kailangan ko siyang i-acknowledge. So, for people na meron kayong pangarap and somehow merong roadblock na nasa harapan nyo because feeling nyo you're inadequate, you're incomplete, or you're not capable in doing so. Okay lang yan. Sabi nga ni Miss A, acknowledge it and find a way to use that weakness to slay your dragons. Isn't that amazing? By the way, I don't use the word weakness. I use the word limitation. Because the word limitation connotes na merong hangganan, di ba? But limitations can be pushed. Ooh. Yeah. Guys, that's gold. Pakinote nyo ulit yun. So from this day forward, iwasan natin yung word na weakness. So instead of calling them weakness, let's call them limitation. Anyway, so sabi nga ni Miss A kanina, you have to believe in yourself. Kasi I don't know, merong isang kasing financial guru, sabi niya ganyan, you should be the number one fan of yourself. Uh-uh. Grabe. So, this 2021, guys, sa mga nanonood sa atin, ha, let's work on that. Let us be our own number one fan. Yan. So, may fans club na tayo. Me, myself, and I.